Matapos ang tatlong impresibong panalo, sa labas ng bansa ng tinagurayang The Silent Assassin ng Philippine Boxing na si Miel Pajardo. Tatlong taon na nakalipas ay muli itong umalis sa bansa at nagtungo sa bansang Dubai upang muling dumayo sa ikaapat na pagkakataon sa kanyang ikalabing isang laban. At para sa gupain, ang nooy undefeated at kababayan ng isa sa mga boxing legend na si Marcos Medina na walang iba kundi si Agustin Mauro Gauto, ang tinaguriang El Avion na ang ibig sabihin ay ang aeroplano. Sa magaganap nga pong laban ay hindi binibigyan ng importansya ng kampo ng undefeated na Argentinian fighter ang ating kababayan. At sinasabi na tila nakatuon daw ang kanilang kampo sa isang future major world title bouts. Na sa madaling salita ay minamahina, winawalang kwentang kalaban at tila ba pataba lang daw sa kartada ang tingin ng mga ito sa ating Pinoy fighter. Ngunit hindi rin naman natin masisisi ang kampo ng Argentinian fighter na ito. Dahil ang totoo ay may kabigatan din naman talaga ang kamao nito pagdating sa laban. Sa katunayan nga, sa kanyang 17 panalo ay 5 lamang ang maswerteng nakatawid hanggang 12 rounds. At ang 4 sa kanyang huling tinalo ay tinapo sa loob lamang ng 2 rounds. At ganun nga po kalupit ang boksingerong ito. Kaya naman sa kanyang edad na 21 ay hindi katakataka na maging isang world title holder ang boksingerong ito. Kabilang nga po sa kanyang mga naging hawak na titulo ay ang South American Flyweight Title, WBO Light Flyweight Title, IBF Youth Flyweight Title at ang WBO International Light Flyweight Title. Diniklara ng WBO bilang top 3 na pinakamagaling na flyweight fighter sa buong mundo. Pang-7 naman sa WBA at pang-4 sa IBF. Kaya naman sa mga panalo at achievement ng Argentinian fighter na ito ay naging mataas ang kanyang kumpiyansa at tingin ito sa kanyang sarili. Kaya naman ganun na lamang niya baliwalain ang ating Pinoy na bida na ang hindi niya alam ay ito palang fighter na ito ang magbibigay bangungot at wawasak sa kanyang malinis na kartada. March 26, 2022, tumungo ang tubong Agusan del Rosario sa Dubai upang harapin ang undefeated na si Agustin Mauro Gauto. Para nga po dito sa Argentinian fighter ay tinuturing na tune-up fight lang ang kanilang magiging laban at ito raw ay bilang paghahanda sa mga susunod pang malalaking laban na talaga namang tila nakakabastos para sa ating Pinoy fighter. Ginanap ang laban sa Duty Free Tennis Stadium sa Dubai. Sa mismong laban, paglabas pa lang nitong Argentinian ay makikitaan ang malaking kumpiyansa at animo'y ganadong ganado sa magaganap na laban. Samantalang ang ating bida naman ay kalmado at tahimik lamang na humarap sa kanyang kalaban. Habang ipinapakilala ng announcer ang ating kababayan, akalain nyo ba naman na bulyawan ito ng mga Argentinian na kababayan itong si Agustin Gauto na talaga namang nakakabastos dahil hindi naman mayabang at wala namang atraso ang ating kababayan. Fighting out of Agusan del Sur, Philippines, is Miel Pajardo. Sa unang round ay puro power punch agad ang palitan ng dalawang fighter. Unang nakatama ang Argentinian, subalit tila waipik lang naman ito sa ating Pinoy na bida na gumaganti rin naman sa pamamagitan ng body shot. Pick more.
Solid jab in there from Galtier. Yeah, gives me a bit. Do you think he got through solidly with one of those body shots? Yeah, I do, yes. And particularly the second one for me. You've just gone into a shallow bit, hasn't he? Galtier. Huge lead, but something registered there, definitely. Yeah. Into a final minute of round one. Sharp left hand over him, but the hard there, left overcoat, left hook. A nod of the head there from Gaunter. Yeah. They both land at the same time. He's having a good opening round here. It's a Filipino fighter. This is already turning into a good fight. Right hand there from Gaunter. Better from Gaunter. He's got his hand to a good body shot himself. At bago matapos ang round 1, ay tumama ang isang solid na left hook dito nga sa mukha nitong Argentinian. Dahilan para mapahiga ito sa lona at mabilangan ng referee. Tumayo pa naman ito at nagpatuloy sa laban. At sa tagpong iyon, ay makikitang gigil na ang Pinoy na tapusin ang laban. Maswerte na nga lang itong kalaban at nasa by the bell pa. Because he was lucky he was at the end of the round, but it was he doubled up that left hook, lovely, didn't he, for Hadlow earlier in the fight? Just catches him flush, really did run, really low down the butt. Oh, this. At pagdating ng round 2, ay makikitang groggy pa rin itong Argentinian sa tinamong tama noong round 1, na sinamantala naman ang ating kababayan at hindi na binigyan ng pagkakataon ng kanyang kalaban. His knees climb, down to his knees, the gloves touch down as well, but Hadlow just got to get on top of him. He just needs to stay low for Hadlow and then come in with that left hook. Good fight back over Gaunter, rapid left hook. Gaunter hit by a left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand, big left hand again there. He touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. Left hand puts him onto his back, and he's just so fragile in there at the minute. That's the problem. He's letting his own hands go. He's showing a ton of bravery and heart in there, but every time he gets hit clean, he's going to go down, and he's going to get hit clean because he's wide open at times. What's the referee doing? Well, the referee's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove, which he missed. And then he was put down. Hadlow just looking for that left hook. Every single time he can throw it, he is throwing it. Dipping low at the waist there. Touches down with the glove again, and the referee doesn't see it. That's another knockdown. There's been a bump for Montos in this round. It's tremendous action, it really is. It is, it's superb. 1 minute 40 remaining in round 2. Oh, good shot. Oh! Another big left hand, and he's taken those two somehow. He's thrown back himself. He goes down to his knees. More in exhaustion than anything else. And when the referee does count him this time, the corner are looking on there, the Argentinian corner. I don't really know how much more of this I would need to see if I were there. This is a critical stage of his career, of course. He's 17-0. But I think he's done here, and it's only a matter of time, isn't it? At sa huli ay tinigil na nga po ng referee ang laban. At nanalo ang ating Pinoy by a technical knockout. I think the corner were going to do it, and that is a massive, massive win for Miguel Fajardo. And declaring your winner by TKO to the blue corner from Agusan, Del Sol, Philippines, it's Miguel Fajardo.